Sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, isang kilalang kalye po sa lungsod ng Quezon ng Mother Ignacia. Ito po ay ipinangalan sa tanyag na madre ng simbahang Katolika na si Mother Ignacia del Espiritu Santo. Alamin mo natin ang kwento ng buhay ng tinaguriang astig na madre mula po kay Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Xiao Time! 51 years ago, February 1, 1663, isinilang si Ignacia Yuko. Ha? Who's that? Pokemon! Siya po ang madreng Pilipina na nakilala bilang si Madre Ignacia del Espiritu Santo. Madre Ignacia? Kilala lang natin siya bilang address ng isang malaking TV network sa bansa, Madre Ignacia Street, Quezon City. Sino nga ba talaga ang Madre Ignacia na ito? Actually, hinulaan lang ang birthday na ito dahil pista ito ni San Ignacio Martir at Obispo. Ang tanging record ng kanyang kapanganakan ay ang kanyang baptismal register na may petsang March 4, 1663 sa simbahan ng tatlong hari sa Parian. Ang ina niya ay India, habang ang kanyang ama ay isang Chino na naging Kristiyano mula sa Amoy, China. Nung siya ay 21 taong gulang na, naghanap siya ng kadahilanan ng kanyang abang buhay kaya humingi siya ng payong espiritual sa isang eswitang pari na taga Bohemia na si Padre Paul Klein. At dahil dito, binigyan siya ng retreat ng pari upang magmuni-muni sa katahimikan at panalangin kung ano ba ang katawagan ng Panginoon sa kanya. Matapos nito, nagdesisyon siya na maging madre. Ayon sa tanging tala ng kanyang buhay na isinulat ni Padre Pedro Murillo Velarde, umalis si Ignacia ng kanyang na ang dala lamang ay isang karayom at isang gunting. Maging madre? Tandaan na nung panahon na yon, ang mga Espanyola lamang ang pwedeng maging madre. Pero hindi nagpatalo sa kaisipang kolonyal si Ignacia. Mayroon siyang dugong babaylan. Kaya naman, nanirahan siya bilang madre. Nag-iisa sa likuran ng mga eswita sa Maynila. Ang kanyang kabutihan sa mga maralita at kabanalan ay nakapang-akit ng iba pang kababaihan na sumama sa kanya. Nakilala sila bilang mga Beatas de la Virgen Maria at ang kanilang kumbento bilang Beaterio de la Compañía de Jesus. Isipin nyo, si Ignacia ay mayamang Chinoy pero siya ang nangunguna sa mga maituturing na mababang gawain tulad ng paglilinis ng sahig, paghuhugas ng plato, paglalaba at pamamalimos ng donasyon bilang sakripisyo. Gayun din binuksan nila ang kanilang kumbento sa mga kababaihang nais manirahan ng panandalian sa kanila. Matapos isulat ni Ignacia ang kasaysayan at mga alituntunin o konstitusyones ng Beaterio noong 1726, sa wakas, kinilala din sila ng simbahan sa Pilipinas bilang isang lehitimong grupo ng mga madre noong 1732. Astig! Nagbitiw si Ignacia bilang madre superior, ngunit patuloy na naging aktibo bilang ordinaryong madre hanggang siya ay sumakabilang buhay mamumunyon noong September 10, 1748. Ang bumuhat ng kanyang kabaong patungo sa San Ignacio Church, mga matataas na opisyal ng simbahan at ng pamahalang Espanyol. Pamana niya ang RVM at ang St. Mary's School. Muli rin itinatag ang gusali ng kanyang kumbento sa Intramuros. Kinilala siya bilang venerable ni Pope Benedict XVI noong 2007. Medyo napabagal ang kanyang pagiging blessed dahil kung hindi ka martir, dapat mayroon kang mga labi. Nasunog ang San Ignacio Church ng digmaan at dadalawa lamang ang primaryang dokumento ukol sa kanya. Ngunit sana, maging santa si Madre Ignacia sa kalaunan. Para naman meron tayong santo na hindi boy ng mga Espanyol, ngunit isang boss at babae pa. Ako po si Xiao Chua, paslibisyon ng bayan. And that was Xiao Time.